nag-aantay yung mga bata sa atin. Wala naman tayong tigil ng paghahanap. And hindi lang naman efforts ng Philippine government. Hindi lang efforts ng Philippine government. Also, the IDF is helping us. The DFA says three Filipinos remain unaccounted for. The government vows to exhaust all means to find them. Tristan Udalo, CNN Philippines. Dahil sa misyon ng Israel, natapos silang grupong Hamas sa Gaza. Naiipit ang mga sibilyan doon, kabilang ang mga Pilipino na hindi makalikas. Higit 1,000 na ang nasawi at putol pa ang supply ng pagkain at tubig. Panawagan ng Palestine, ceasefire kahit ilang oras lang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng ganitong pag-atake ng mga miyembro ng Hamas sa mga lugar sa Israel. Naikinasawi ng mahigit 1,300 sibilyang Israeli. Hindi lang pagbawi ng kontrol sa kanila anilang teritoryo ang ilang araw ng tinututukan ng Israel Defense Forces. Sa Gaza, kung saan pinaniniwala ang nagkukuta ang grupong Hamas, halos wala na ring humpay ang pag-atake ng Israeli missile. Pero hindi lang mga terorista ang nadadamay. Dito mahigit 1,500 Palestinian ang nagbuwis ng buhay, kabilang ang maraming sibilyan. Sa dami, napupuno na ang mga sementeryo. Kaya ang iba, napipilitang ilibing na lang sa tabi ng mga bahay. Ang mga nakaligtas naman, walang taka sa gutom. Lalo't paubos na ang supply ng pagkain at tubig dahil sa pangaharang umano ng Israel. Wala na rin kuryente sa lugar, kaya pahirapan pati ang pagbibigay ng serbisyong medikal. Pagamba ng United Nations Food Program at Red Cross, mauwi sa humanitarian catastrophe ang krisis kung magpapatuloy. Sabi ngayon ng Israeli Army sa United Nations, kailangan lumika sa susunod na 24 oras ang buong populasyon ng Gaza na nasa Hilaga, sa timog na bahagi nito. Di pa malinaw kung saan mismo at kung paano sa gitna ng gulo, bagamat may mga nakuhanan na ng video ng mga Gaza na lumilikas. Kabilang sa mga nasa Gaza, ang 131 Pilipino na karamihay nakapag-asawa ng mga Palestino. Out of the 131, up to 92 now are asking for repatriation. And that's as of several hours ago. By now, baka umakyat na. So 92. You say 92? That's over 70%. Pero hindi maikasa ang repatriation dahil sa walang humpay na pag-atake at pagharang ng Israeli Defense Force doon. Once the opening is declared, we must be ready. And in fact, we are getting ready. Our embassy in Cairo is sending a team to the border, and we are providing them funding to be able to rent the necessary transportation to bring them from the border to Cairo and to fly them to Philippines. Yung 92. Kabilang sa pwedeng daanan sana ay ang lagusan sa border ng Gaza at Egypt na kung tawagin ay Rafah Passage. May tinatawag ding Erez Border na pwede namang daanan patungong Israel. Pero sarado ang mga lagusan, partikular ang Rafah Passage na inaatake ng Israel. Ayon din sa ambassador ng Pilipinas sa Jordan, ang Rafah Crossing nga ang pwedeng daanan ng mga Pilipino pero kailangan mag-ceasefire muna. Tigil putukan ang panawagan ng ambassador ng Palestine sa Pilipinas kahit ilang oras lang. Israel should open safe corridor and to allow aids to come to Gaza, like, you know, food, and also to have a truce. I think Rafah border crossing is welcome to Summoner's Rift. Minions spawn.
has spawned. Yeah.
An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Shut down.
My voice! Shut down.
An enemy has been slain. It moves around. Your team has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. Thank you.
terror cult. Rampage. Double kill. Double kill. Shut down.
has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed a turret. Never fought.